Tuloy po kayo, bayan ng Bulacan. Bulacan, Bulacan. Oo. May pala isdaan pala dito. Kanina may mga nadaanan ako, ang daming namimiwas. Wala, parang baha ata dun. Aba, ay baha nga. Akala ko makakaiwas na ako sa baha. Bakit may baha pa rin? Mukhang kaya naman eh. Kaya kaya? Kaya, lumusong yung ano eh, delivery rider eh. Pero kung ano, may sasakyan naman dito, 50 pesos. 50? Eh kaso wala akong barya eh. Pero mukhang kaya ko naman yata ito. Tingnan ko nga kung hanggang saan. Nagpas ng dulo ng bahay. Baka may mapapalitan dyan ng barya. Gcash, may Gcash ka ba? Wala kasi akong barya. Bye, Johnny. Makabeta, wala muna tayong gala. Natan, sinuotin na yung tuktok. Alis na ako. Bye. Uy, puti. Lagi ka nakasunod. Copy, ano? Si Copy, ang laging habol na habol sa akin ngayon kasi akala niya lagi kaming sasakay ng tuktok. Tamo, oh. Laging excited pagka ako'y nakabihis at lalabas. Uy, hindi lalabas, ha? Oh, tama, tama. Habol na habol, oh. Bye. Back to Beastie. Miss ko rin naman si Beastie. At matagal-tagal ko rin hindi nagamit tong si Beastie. Nagbawa na ako ng energy drink. Kailangan ko ng lakas ngayon sa mga pupuntahan natin. Ngayong araw kasi, yung pupuntahan natin, dapat itong mga lakad ko ay sa susunod na araw pa. Eh kaso, mas okay na gawin ko na ngayon para kinabukasan sa event ng motorsiklo eksklusibo sa Pampanga, doon tayo sa boot ng Shipa, eh wala na tayong iintindihin. At saka, dalawang gabi ako munang doon matutulog sa Antipolo para hindi nakakapagod yung uwian. Huwag natin syempre kalimutang magdala ng kapote. O dyan na, para mas mabilis kang kunin. Time check, 8:30 ng umaga. Woo! Maaraw! Maganda, maganda ang panahon. Pero handa naman tayo anytime na umulan. Padikit na natin yan. Welcome back, Beastie! May napapansin ba kayo kay Beastie? Ha? Napapansin nyo ba? Napapansin nyo ba? Yung bago kay Beastie? Weh, nakita nyo na? Yung side mirror niya bago na, no? Mura lang yan, Shopee Racing. Nasa 200 pesos lang ata ito. Nakikita ko kasi itong side mirror dun sa mga motor sa Nabotas. Lalo na kay George. Yan, shoutout sa kaibigan natin si George. Sa kanya ko nakita to sa Aerox niya. Sabi ko, ang ganda. Kitang-kita kasi yung ano, pagka-wide nung mismong side mirror. Kitang-kita ko yung mga nasa tabi. Kaya ito yung ipinalit kong side mirror dun sa stock. Kung napansin nyo dati, yung sa stock ko, may dinikit pa akong bilog na maliit. Nasa ganun, mas kita ko yung nasa tabi. Pero ito, di ko na kailangan ng ganun, no? Di talaga ako sanay ng walang side mirror. Every time na bumabiyahe ako. So ngayon, ang lakad natin ay papunta tayo ng Bulacan para mag-pick up ng mga Immortal Motobugs. Sponsor sa atin para sa ating 100k followers giveaway. Kaya makita nyo naman, maraming salamat Immortal Motobug sa walang sawang pagsuporta sa atin mula pa noon hanggang ngayon. At pagkatapos natin sa Bulacan ay babalik naman tayo papunta ng Caloocan para i-pick up naman yung mga fairings na kulang dun sa ADB 160 ni Gary. Oh, checkpoint. Paparayan kaya tayo? Checkpoint. Ah, hindi naman. Yung isa sa nagustuhan ko sa tuktok ng gamit namin, every time na may madadaanan kaming checkpoint, hindi kami pinapara. Yung mga kalimitan, single eh. Single na motor ang pinapara eh. Kaya ngayon, pagka ganitong gamit ko si Beastie, kalimitan ng checkpoint, pinapara ako eh. Yun yung isa sa kagandahan pagka tuktok yung gamit. Bihira kang parahin sa checkpoint. Konti na lang mga kabakbak at makukumpleto na natin lahat ng mga ipapamigay natin sa 100k follower celebration natin. Maraming salamat syempre, Telesin, Chief Hatars, hindi mawawala yan. Immortal Motobug na pipick upin natin ngayon. And meron nga palang pinadala si Centers Parche Valenzuela. Maraming salamat sa SPS Valenzuela.
Pag-uwi natin, saka natin ipa-unbox sa aking asawa. At ang asawa ko na ngayon ang aking unboxer. Siya na ang nagbubukas ng mga package na pinapadala sa akin. Time check, 12:13 ng tanghali. Nakakaramdam na ako ng gutom kaya dumaretso na ako dito kay, no, kay Mayor, sa kanyang brokada and kay Ma'am Isa. Isa snack. Dito na ako magtanghalian. At na-miss ko yung malaking siomay dito. Siomay rice tayo. Yun, matitikman ko na ulit. Sa isang ano, frap, creamy avocado. Pabili po. Siomay rice. Isa lang po. Pwedeng ano, Gcash na lang. Mama, pa-check na lang. Gcash na lang. Mama, pa-check na lang po. Pag wala tayong cash, pwede naman Gcash dito. Siomay rice plus brocada, frap avocado. Tamang-tama sa tanghaling mainit. Napakainit talaga. Tagal ng biyahe ko dahil sobrang init, tapos sobrang traffic pa. Sumingit-singit na nga ako sa traffic eh. Talagang naipit talaga ako eh. Sarap. Ang pinagmamalaking siomay rice. Tatlo lang oh, pero ang lalaki. Busog ka na rito pananghalian. Konti na lang, 7.1 kilometers. Makakarating na tayo dun sa Alphamart na tagpuan namin pag nabibig up ako ng Immortal Motobags. Tuloy po kayo, bayan ng Bulacan. Bulacan. Oh. May pala isdaan pala dito. Kanina may mga nadaanan ako, ang daming namimiwas. Wala, parang baha ata dun. Aba, ay baha nga. Akala ko makakaiwas na ako sa baha. Bakit may baha pa rin? Mukhang kaya naman eh. Kaya? Lumusong yung ano eh, delivery rider eh. Pero kung ano, may sasakyan naman dito, 50 pesos. 50? Eh kaso wala akong barya eh. Pero mukhang kaya ko naman yata ito. Tingnan ko nga kung hanggang saan. Nagpas ng dulo ng bahay. Baka may mapapalitan dyan ng barya. Gcash, may Gcash ka ba? Wala kasi akong barya. Tingnan ko muna itong kotse, kung kaya nitong kotse na to. Sige, pag kaya mo, kakayaan din ito yan. Sige, nagsusukatan kami ng kotse. Mukhang kaya naman. Eh tubig alat nga pala to. Kaya yan. Nakaano nga ng baha ng Valenzuela eh. Kaya yan. Alalay lang. Basta hindi papasok ng panggilid. Ano ba naman yan? Kaka-change oil ko lang. Nung kila Patrick. Gawa nga dahil nung nabahaan tayo ng Valenzuela. Eh ito na naman. Napasubo tayo kung saan tayo, di na lang ni Google Map. Pero nakadaan na rin naman ako dati dito. Pero hindi ganito. Na nagbaha. Diretso lang ako. Kung iikot pa kasi ako, malayo. Layo nung pinaglikuan ko. Kung saan ako pumasok kanina. Ayun, hanggang doon lang naman pala. Kaya naman pala. Ay, meron pa pala. Akala ko tapos na. Ayun pa. Huwag lang papasukan talaga yung panggilid ko. Eto pa, stage 2. May stage 1 at stage 2 pa pala to. Nusundan ko lang kasi yung ano, yung kotse. Parang sa ganun, yung alon, hindi ganong malakas. Kumbaga, nahaharangan ka agad ng kotse. Okay, susundan lang kita. Paano kaya kung tuktok yung dala ko rito? Hindi ko ipagsasapalaran yung tuktok kung halimbawang tuktok yung dala ko dito. Siguro mas lumalaki pa to pagkano, yung talagang maulan. Mas lumalaki pa tong tubig na to. Ayun, 4x4, wala namang problema sa mga ganyang kalalaking SUV. Oh. Ang kailangan ko lang dito, pag ipaparado ko na to, kailangan ko na agad hugasan. Gawa ng tubig alat nga to eh. Kahit dun sa mga 5 peso car wash, mawisikan ka agad. Napasabak pa nga. Yan, ganyan ang nararanasan natin pagkakasama natin si Beastie. Laging lusong, ilog, baha, o kaya sa mga papasok na lugar, yung mga trail. Full of adventure talaga pag si Beastie dalo ko eh. Yun! Woo! Salamat, nakaligtas ang 50 pesos ko. Thank you! Ayos! Thank you! Talagang nakaredy na yung mga taga rito. Meron talaga silang sampahan ng mga single na motor eh. Kung alimbawa mas mataas doon yung tubig eh. 50 pesos per tawid. Siguro maabot yun hanggang dito. Kunti na lang. 6.1 kilometers na lang. Nandun na tayo. Woo! Ay, sa wakas. Nakarating din. Alphamart. Grabe. Papunta na lang dito. Dahil pang pinagdaanan eh. Okay, sige. Thank you. Salamat. Ito na. Nakuha na rin natin yung pinunta natin dito. Kahit na binahabaha pa tayo. Doon na tayo dadaan sa ano, MacArthur Highway. Kahit na malubak, di naman tayo madadali ng baha. Salamat Immortal Motobag kay Sir Lucas and kay Jarius na naghatid sa akin itong ano, mga Immortal Motobags. Mamaya na sa bahay natin tingnan ko anong mga Immortal Motobags ang ipapamigay natin sa ating mga followers and subscribers. Last lakad ngayong araw.
Nasa ganun eh, kumpleto na yung mga fairings ng ADB 160 ni Gary. Ay, sa bukas, Valenzuela. Grabe talaga yung traffic. Kunti na lang, malapit na tayo Caloocan. Time check, alas 4. Buti na lang at hindi umulan. Dito na tayo sa may 10th Avenue. Hanapin natin yung Moditech Hub. Kung saan doon natin kukunin at bibilhin yung fairings ng ADB. Yung mga ginagawa pa rin palang kalsada dito. Ano ba yan? Kahit saan ka magpunta ngayon? Uy, ayos sa mga alaga ni tatay ah. 10th Avenue. Ito ang pinaka bagsakan ng mga pyesa ng motor at saka bilihan ng motor. Ayan, Bristol Motorcycles. Dami rin ito. Ah, dito pala yung bagong bukas na Royal Moto Club. Parting likod pala yung Moditech Hub. Ito, nakita ko na. Moditech Hub. Itong Moditech Hub, ito yung dating ano, doon sa may 7th Street ata, if I'm not mistaken. Kasi sila yung nag-sponsor ng aming ilaw dati. Karamihan ng ginagawa dito is ADB 160 and 150. Basta ADB. Lumipat na pala kayo. Laki na ng ano niya. Ang shop mo. Sila yung expert kasi dito pagdating sa ADB. May mga tinda rin talaga silang fairings dito. Kung ADB 150 and 160 na mahirap talagang hanapin sa ngayon. Although may dagdag siya ng konti sa mismong kasa pero okay lang. PCX, gumagawa din sila. Yun o. Tinotono ata yun. Ah, ito yung step floor. Okay. Okay, ito yung front ano? Okay. Ito na lang kasi yung kulang. Tapos yung signal light na left, eh dala ko naman. May nabili na rin naman ako. Sa mga naghahanap ng mga fairings ng ADB 160 na sobrang hirap hanapin talaga ngayon kahit sa kasa, eh dito kayo makakabili sa Moditech Hub. 10th Avenue sa may likod ng China Bank. So kung naalala nyo yung ating ginamit ng Philippine Loop na ilaw, ito pa rin yun, no? Optics Premium LED. Hanggang ngayon gamit pa rin natin. So ito yung sila yung nag-sponsor sa amin nun. Meron ka bang ano, tape? Para iano ko na lang to. Pumunta ba ka bukas doon? Oh, sige, kita-kita tayo. Nandun lang naman kami sa Shipa. Nabot. Sige, salamat. Kulang na lang ay iahatid tong mga kulang na fairings na to. Diretso tayo ng ano, ng Team Bochog at doon ko muna iiwan tong mga fairings na to at nang hindi natin dala-dala hanggang Antipolo. At kasi ang alam ko, pagka papunta tayo ng Imus, mas madali ang daan dito sa may Luneta Park papuntang Imus, Cavite. Let's go! Maraming salamat, Moditech Hub, kay Sir Josh De La Cruz. At meron akong nakuhana ng ADV 160 matte white fairings. At yung naghahanap ng magandang ilaw, Optics Premium LED, na hanggang ngayon gamit ko since nung nag-Philippine Loop kami. Ay, wah! Dito na tayo. Opya! Dahan-dahan, baka sumabit ang ating bagong bilim fairings nasa likod. Awa na nga! Nandito pa rin ah! Mukhang nawiwili ang kakambal mo ah! Oh, ito na. Kompleto na. Oo. So, dito na muna ako hanggang alas 7 and diretso na tayo dun sa bahay. Kung anong laman nito mga ano ng Immortal Bug at tatambay lang muna ako dito. Aywa. Ito yung mga kalimita kong gamit. Immortal Sling Bug, Immortal Top Box Bug, at syempre yung ating Immortal Belt Bug version 2. Ano bang meron dito sa ating mga pinick-up na bugs? Kung anong bago? Ayun! Ito na ang bagong Immortal Belt Bug version 3. So karamihan ng mga nandito ay kasama sa ating 100k followers giveaway. Belt bag version 1. Uy, dahil nandito ang belt bag version 1, belt bag version 2 at belt bag version 3, i-compare natin lahat. Mga dati pa nakasubscribe at nakapanood ng aking review about sa belt bag version 1, po yun, ito yung merong lagayan ng cellphone sa tabi. Ayan. And medyo mas lumaki siya ngayon ha, yung bagong improve dito sa belt bag version 1. Meron siyang packet dito, sa harap, and sa loob, yung pinaka main packet. Ang dami, pati sa likod meron din. Ayan. Ang madalas nating gamit ay ang belt bag version 2 na which is, sa totoo lang, ay nalilitan ako dito sa belt bag version 2. Pero kaya ito lagi kong gamit kasi portable. Kumbaga, hindi ako gaanong hirap dukutin kung ano yung meron laman dito. So, ano ba naman ang mga gamit ko rito? Siyempre, sticker, Shipa, and aking sticker, dalawang wallet. Yung isa kasi ilagayan ko ng pera, yung isa ilagayan ko ng aking mga ID. Ito, battery ng ating action cam sa harap, perang barya, tsaka kung ano-ano pa dito. And dito naman sa likod, ang nakalagay dito ay kung ano-ano pa. At syempre, itong cellphone, dyan ko rin nilalagay kapag ka hindi nakalagay sa ating motor, kapag ka dala-dala ko. At syempre, susi. At yung ibang gamit ko naman ay dito ko nilalagay sa sling bag. So, may sticker pa din. Ilaw. Hindi mawawala yan. At ito, bagong bili kong ilaw. Mini selfie stick para sa ating Insta360. At syempre, last but not the least,
Insta360 X2 camera. Kasi pagka nilagay ko pa to sa ating belt bag version 2 naghamit, hindi na ako komportable yung suot dahil sobrang puno na at minsan hirap na akong dukutin yung kailangan kong kunin na gamit. Tingnan natin tong belt bag version 3 ha. Meron siya ditong kapitan handle, and then sa likod meron din siyang lagayan. Hindi ko lang alam kung waterproof to or splash proof. Dito, lagayan ng susi, reflectorize yun sa tabi, tsaka dito sa kabila. Meron pang pwedeng pagsabitan dito rin, no? Sa magkabilang to. Ito, dito muna sa harap na packet. Ano bang makikita natin dito? Ha, normal na packet lang. And then yung pinaka main packet or yung pinaka malaki, dual zipper siya. Tapos magbukas na pagbukas natin, ang ganda ng lining niya, kulay red. Oh. Meron siyang isang bulsa rito, isa, dalawa, tatlo, apat na packet. Tatlo sa likod and isa dito sa mismong harap. Tapos may kasama pang ano to? Ooh, pwede rin siyang gawing sling bag. Dito nakikita natin to, diyan natin lalagay yan. Ang gandahan pala dito, kung gusto mo siyang gawing sling bag, itong mismong sa, para sa belt bag na strap na to, eh pwede nating itago dito sa mismong likod. Ayan, oh. Papasok mo lang siya dito. Uy, nice! Ang galing ah. Ang galing ng pagkakagawa, oh. Seamless na seamless, oh. Hindi mo gaano halata na belt bag pala siya. Oh. Sling bag. Nice! Pwedeng pang babae, pwedeng pang lalaki. Nice, pero hindi ko trip yung sling bag eh. Mas gusto ko belt bag o kaya ay body bag. Belt bag, let's see. Malaki talaga siya. Halos sakop hanggang tiyan ko eh. Eh kaso pagka nagmumotor ako, hindi ako makakayuko yan. Hindi ako masyado makakaupo. Pero ang kagandahan nito, pwede naman sa likod eh. Pwedeng gawin natin ganito. Mas okay pagka sa likod oh. Diba? Kahit na medyo malaki siya at hanggang dito, pagka umupo naman ako, okay lang pagka nasa motor. All goods. Ngayon ay alamin natin kung lahat ng mga nakalagay sa belt bag version to ko at dun sa sling bag, eh kakasya rito sa belt bag version 3. Tingnan natin ha. Selfie stick na Insta360. Insta360 camera. DJI Osmo Action 3 batteries. Kasya lata dito ah. Ito na lang yata ang lagi kong magiging dala. Yung susi natin, di pwedeng mawala. Pwede rito sa tabi. Or pwede rin naman dito sa may harapan. Wallet. Cellphone. Wow, malaki-laki po oh. Kahit patayo pa yung lagay ko, kasya rin. Tapos stickers. Tapos yung mga nakalagay dun sa likod ko na kung ano-ano, atche-atche. Ito natin ilagay sa likod to. Aluwag pa. Nagkasya nga lahat nung nasa sling bag ko tsaka dun sa belt bag version 2. Tingnan nyo ang laman. Cellphone, battery, Insta360 sa harap dito tsaka yung selfie stick. Maluwag pa. Dito sa harap, sticker tsaka yung wallet ko. Sa likod, yung mga nakalagay din sa likod ng belt bag ko. Ayos. Ito na lang yung dadalhin ko. Kaya bukas sa event ng Shipa sa motorcycle exclusivo, eh ito na lang yung labit-labit ko. Belt bag version 3. Sa palagay nyo, ilang immortal moto bags lahat-lahat ang nandito at kung ano-anong immortal bags ang meron dito. So comment down below. At ang makatama ng hula ay bibigyan ko ng isang immortal belt bag. At abangan nyo yung mechanics ko para maka-join kayo sa 100k followers giveaway natin. So madami-dami tayo pamimigay. Abangan nyo lang ha.